Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. At sa video naman na ito, SLP versus US dollar for the short term and long term ang ating i-analyze. At kung bago ka lamang sa aking channel dahil nakita mo ang video na ito, no, sinerch mo at nakita mo, ako nga pala si Christian J. Azucena na isang 17 years old stock and crypto trader. Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, trading, coin analysis, at update lagi sa SLP, araw-araw yan, no? Kung gusto niyo yung mga ginagawa nating content, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para lagi ka namang updated sa mga update natin dito sa SLP. So, araw-araw kasi ako nag-analyze ng SLP, pati itong yung Bitcoin din, at the same time, yung mga iba pang coins na nire-request dyan sa comment section. At bago tayo magsimula dito sa analysis natin sa SLP, gusto ko lang i-announce sa inyo sa lahat ng mga nanonood na beginners dito, beginners sa trading and investing, may ginawa po akong trading group chat for beginners. At ang good news po, lahat po pwede sumali at walang bayad, miski piso. Ang tanging gagawin nyo lamang po unang-una ay mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Ayan, pakipindot lang po yung subscribe button. At secondly, pakilike po ang video na ito. Para naman malaman ko kung nagugustuhan nyo din yung mga content na ginagawa natin. At pangatlo, i-comment nyo lang po yung Facebook name nyo dyan sa comment section. Siyempre, paano ko kayo maiyad kung wala namang Facebook name, ano ho? So yun, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. So ang analysis natin dito sa SLP guys, bago ko gawin, gusto ko magbigay ng napakalaking disclaimer sa inyong lahat, sa lahat na nanonood, whether beginner or hindi. Gusto ko lang sabihin na I am not promoting Axie Infinity. O hindi ko sinasabi mag-invest kayo or huwag kayo mag-invest. I am not promoting SLP. And then same, hindi ko sinasabing mag-invest kayo or huwag kayo mag-invest. Kasi at the end, pag napanood itong video na to, suggest ko sa inyong lahat na tapusin nyo. Kasi hihimay-himayin natin ito para sa mga beginners talaga and Axie Infinity players. Kaya naman, sa huli, nasa sa atin pa rin yun, nasa desisyon natin pagkatapos kong ibigay yung negative and positive information patungkol dito sa SLP. So sana maliwanag po yun sa ating lahat. And ngayon, shall we start? Yeah. Kung makikita natin ngayon, ang unang gagawin natin dito sa analysis natin, titignan natin yung range or yung price level na kung saan doon lang siya pwedeng gumalaw muna kasi para maging realistic tayo sa pagseset ng ating range. So kung babalikan natin, backtest muna natin. By the way guys, sa video na to, merong ano ha, yung una natin, paghahanap ng range. Pangalawa, yung pag-predict ng price. Ayan na nga, papasok na tayo sa price prediction. Saan ba pwedeng tumama? Aangat ba to ng 20 talaga? Or aangat ba ng 10 pesos next week, next month, ano ba? Okay? So, yung pangatlo natin guys ay magbibigay tayo ng kaunting relevant information and reliable data para nang sa gayon madagdagan ng concreteness or magkaroon ng concreteness yung sinasabi natin dito. So, magagamit kasi natin yung mga preferences na news na yon. So, yung pang-apat naman, yung conclusion na. Kaya mahalagang mahalaga na panoorin mo at tapusin mo ang video na ito. So, start guys. Kung makikita natin dito, at this time, September 21, kung ibabacktest lang muna natin ng konti guys para may background tayo kahit papaano. Himay-himayin natin to. So, yung support niya guys, kung makikita natin, nasa September 21, bumaba, September 22 din, andito siya, sa bandang 2 peso price level. Kasi sana nagigess natin yun. And ayun yung pinaka mababang naabot ng price niya so far, no? Nasa 2 pesos po. Yan. Pagkatapos naman, makikita natin dito, ayun yung kinoconsider natin na support kasi nga, ito na yung kumbagang, ano eh, pinaka last na line of defense. Kumbaga, hanggang dito ka na lang, sana huwag ka nang bumaba ng 2 pesos. Parang ganun. Ito yung pinaka-depensa niya mismo para hindi na siya bumaba. Ayan, yung linya na yan. Pero, mamaya natin tatarakayin yung current. Backtest muna tayo ng konti. Bakit ba naging support yan? And bakit ba nakakita rin tayo ng pagtaas? Kasi confluent na confluent yan dito. Kumbaga sad-sad na eh. No? Nasa base na.
kumbaga it's time naman para umangat. Kaya nakitaan natin yan ng hindi na siya bumaba dito, no, at this particular time na September 21, September 22, kasi meron siyang previous or history price movement na 2 pesos din talaga, ayun, no. Ito yung low ng May 23. Ayan, yung week low. 'Di ba? Kaya tayo nakakita ng positive reaction diyan at this time, ha, nung nandito pa. Pero ang tagal na nito. Pero anong kaugnayan niya, kasi may kaugnayan din talaga 'yan sa current. Since na backtest na natin, ano ba yung current ngayon? Ayan, tulad ng sabi ko kahapon, 'di ba? Totoo naman talaga 'yon na kapag ka nag-breakdown nito, since nung wala pa yan dyan, hindi pa bumababa yan, inaasahan natin na support to. Kaso nga lang, yung sinasabi ko kahapon din, ang predict ko dyan talaga bababa. Which is okay naman yung bias na yun, kasi nga pababa naman talaga. Ayun yung tinetel ng chart sa atin. Ayun yung tinetel nung candlesticks, nung chart patterns, di ba? And kailangan ko sabihin sa inyo talaga yun dahil totoo naman, dito siya papunta sa 2 pesos. Since alam na natin yung range na ang support niya ay nasa 2 pesos, ibig sabihin ng support, every time na umaabot yung price niya sa 2 pesos, halimbawa, ito, nandito pa siya sa 3 pesos. Ayan. Tapos bumaba o umabot ng 2 pesos, ang ibig sabihin ng support, mas maraming bumibili doon sa area na yon. At kapag mas maraming bumibili, hindi na siya bumababa doon, kumbaga tumataas na. Ayan, 'di ba? Nandito sa 3 pesos, bumaba ng 2 pesos, tataas ulit. Ibig sabihin hanggang doon na lang siya, kumbaga. Ayun yung pinaka last line of defense niya. And ayun yung ibig sabihin ng support doon, mas maraming demand, zone of demand, kumbaga. And yung resistance naman, from the word itself na resistance, parang ano, pinipigilan kanyang tumaas. And saan ba yung level na yon? Nasa 4 to 5 pesos. Ayun talaga mga bandan dito, eh, no? Ito, 4 pesos nga ito, eh. 4 pesos to 5 pesos. And ayan talaga yung resistance niya. Kaya, for the conclusion, having said that, no? Ang pinaka gagalawan lang ng price niya ngayon ay walang iba kundi sa ngayon, ha, yung mismong current na pinag-usapan natin nito. October 12. Ang pwedeng galawan niya lang ng price ay between 2 to 5 pesos. So, bakit kailangan natin malaman yun? Kasi nga, kailangan natin malaman yun para maging realistic tayo sa pagseset ng mga targets. Hindi porket na, uy, tumaas siya ng 5 piso ngayon, tataas na siya ng 20 pesos bukas. Yes. Diba? Hindi gano'n. Kasi, nagiging unrealistic na tayo. Or ideal, nagiging idealistic na lang sa pagseset ng range, sa pagseset ng target and ng goals. Karamihan, kaya ako sinasabi to, yung mga beginners kasi akala ganun, hindi porket tumaas siya ngayon na tataas ulit bukas. Yes, forever na itong tataas. So hindi ganun, kahit saan namang financial markets yan, as long as dapat alam mo yung trading, di ba, magiging realistic ka dapat. So okay, sana gets natin yun. Pangalawa, ito na, price prediction. Since 2 to 5 pesos ang range niya, saan ba pwedeng pumunta yung price ngayon? Pero mamaya guys, tatalakayin natin yung medyo medium term to long term. Kaya mahalagang mag-stay talaga sa video na ito at panoorin nyo ng buo. So ang price prediction ko talaga dyan guys, okay? Ang price prediction ay babalik yan ng 2 pesos. Bakit ko naman nasabing babalik ng 2 pesos price level? Hindi nang saktong 2 pesos sa mga 2.90, 2.80, 2.70, mga ganun lang. Kasi pag sinabing 2 peso price level, mga ano yan, eh, may kasama yan, 2.90, ganun nga, 2.80, hanggang sa pababa. Okay, sana gets natin yun guys, ha? And ang sinasabi ko dito, pwede siyang bumaba dito ulit sa support. And talagang very evident naman, ang ibig sabihin ng very evident, talagang nakikita nyo naman na doon papunta yung price. Ibig sabihin, kahit bumaba man yan dito, tas mag-bounce, pero ang trend niya pa rin, yung short-term trend, since daily time frame to, no, ay hindi naman tayo naka-zoom out na ganyan, which is, kaya masasabi natin pagka ganitong, yung perspective ng chart ay short-term lang. Ibig sabihin, downtrend siya ng short-term. So, pwedeng bumaba pa, tas umangat,
Tapos bumaba ulit. So aabangan natin 'yan sa October and something, October 13, 14, 15. Titignan natin kung babalik ba sa range na ito. Aahon ba 'yan? Pag umahon, eh di mas okay, 'di ba? Kasi nga ibig sabihin pag umaahon, may mga buyers. Pag may mga buyers, may demand. Eh alam naman natin itong issue ng SLP, between and supply and demand, talo na agad ang, kumbaga wala na tayong pag-uusapan eh, no? Dahil lang sa supply and demand, kasi nga alam naman natin na unlimited supply. And ang mga, tama yung nagko-comment eh. Ang may control talaga niyan yung developers, sila yung dapat na mag-first move. Kasi pag hindi sila nag-first move, ang mga buyers, ang mga investors, mga traders, limited. Pero yung supply, unlimited. Nagigets nyo guys? Gets nyo yung logic? Di ba? So ngayon, ano na ba? October 12 ngayon, pinipilm natin to as of 10:53 in the morning. Ang trend niya ay pababa talaga, which is aabot pa siya talaga dito ng 0.055 US dollars. Approximately guys, mga nasa 2 peso and 2.60, 2.70, 2.80, kasi ang support naman is a range eh. So pwede niyong gawan ng range yan, hindi lang naman porket dito, 'di ba? Eh dito na kayo bibili. 'Di ba? Sa isang price point lang. Magkaiba kasi yung price point sa price range, okay? Sana naintindihan natin 'yun, guys, ha. So ngayon, since alam na natin kung saan tutungo yung price, alamin na natin ang possibility kung tataas ba talaga siya ng 10 piso next month, 20 pesos next month, di ba? Alamin natin yon. And kasi kung magiging unrealistic tayo konti guys, kung isipin natin ganun mangyayari, para sa akin, di ba, sinabi na rin yan ng trading groupmate ko na, oo, angat naman talaga yan. Kaso, hindi yung to the moon talaga na inaasahan nyo na, kasi nga, di ba, nagre-reflect kasi yung mga performance ng mga developers, performance ng game sa price action nito. Halimbawa, pagka may good news, 'di ba, tumaas naman siya. Pero hindi gaano masyadong tumaas tas yung makikita talaga natin na parabolic move. Ibig sabihin ng parabolic move yung parang sa Bitcoin ngayon eh, wala nang awat-awat, 'di ba? Pero dito makikita natin ano yung Bitcoin ngayon, up or down. October 12. Up, 'di ba? Up yung Bitcoin ngayon, guys. Pero ang napagtataka mo, up yung Bitcoin ngayon, pero yung SLP, ano na nangyari? Bakit ba ganun? Eh, pagka bumaba ang Bitcoin, ano mang nangyayari sa SLP? Diba, bumababa rin? Bakit ganun? Bakit? So, ipapaliwanag natin yan. Ang Bitcoin kasi, guys, iba yung factors niya or iba yung fundamentals na nakaka-apekto sa paggalaw ng price ng SL, ng, taba, sa paggalaw ng price niya. Which is yung Bitcoin, magkaiba talaga yung system niya. And itong SLP naman, kung ikukumpara natin sa Bitcoin, tumaas yung Bitcoin, bumaba yung SLP. Bakit? Ang simpleng paliwanag lang nun ay magkaiba sila ng fundamentals or ng factors or ibig sabihin yung mga nakapaligid na bagay sa kanya kung bakit ganun yung galaw. Eh alam naman natin lahat ng SLP. Reward system, isa siyang token. 'Di ba? Isa siyang crypto na kung saan reward system lang siya ng isang game, which is yung Axie Infinity nga. And it has a massive circulating supply right now. Kasi kung pag-uusapan lang natin yung unlimited supply, talagang wala na tayong pag-uusapan, guys. Eh. Alam naman natin na in theory of economics, 'di ba? Economic theory na talagang walang laban. Tama yung mga nagko-comments, pero bakit siya umaangat? Ayun nga ang tanong, bakit siya naman umaangat kahit na unlimited supply? Ang point ko dyan guys, may magte-trade at may magte-trade at may magte-trade pa rin yan. Kasi nga, ang mga traders, alam nyo naman, ang holding period lang yan ay, minsan nga, hours lang eh, diba? Scalping yung ginagawa. Pero, kumbaga yung investors, yun yung mawawala ng value eh. Ang maglalaro na lang neto kung magiging undervalue man to ay yung mga traders at scalpers. Ayun o, kumikita pa eh. Diba? Kahit yung tignan natin sa mga ibang undervalue na coins,
na kung saan kahit nag-flooring price na, ibig sabihin bumaba na sobra. Diba? From undervalue to overvalue and then to undervalue na naman. Pero, tinitrade pa rin ng tao and ganun yung nakikita ko dito kahit maging undervalue man to. Pero sana wag naman. Pero kung ganun nga yung mangyayari, kailangan open tayo eh. Diba? Kung ganun yung mangyayari, kailangan, may magte-trade pa rin yan talaga. Pero yung possibility na 10 pesos to 20 pesos, I am very sure na mangyayari yan kung, ayan, may kung tayo, hindi naman porket na, di ba, nagpredict ng 20 pesos, maniniwala na kayo agad. So, para sa akin, my personal, very personal na insights ko dyan na pag naayos talaga yan ng mga developers, yung issues nila, allegations, so, bigyan na lang natin ng benefit of the doubt na pwede siyang umangat ng 10 pesos pataas. Di ba? Pero, pwede talaga yung umangat kung soon pa yon, 'di ba? Sa ngayon medyo magulo pa kasi and yung price ngayon nasa 3 pesos. So paano tayo magiging realistic na aabot siya ng 10, 'di ba? So kumbaga future insights talaga yon. Kaya nga sinabing future insights soon pa. Kasi nga hanggang ngayon marami pa rin talagang kinakaharap na issues, allegations, ayun yung outside the chart perspective. Pero pag nagbase tayo dito naman sa chart, ang kailangan na makita natin dito para masabi natin siya naangat ng 10 pesos pataas, isipin nyo tong logic na to guys. Paano siya angat ng 10 piso eh kung hindi nga ngayon makaangat sa 5 piso? Isipin nyo guys ha. Diba? Paunti-unti lang pagsaset ng target. Kaya nga, para sa mga investors dyan, kumbaga, itong video na to, halo to ng pagiging, tinuturo ako talaga or sineshare ko paano maging realistic lang. Diba? Kasi kung mag-iintay tayo at 'di ba, mag-iintay tayo at aasa tayo, masasaktan lang tayo kung hindi mangyayari 'yon. So, gets natin, guys. So, ayun yung key takeaways natin 'yon and magbibigay na tayo ng mga news para madagdagan pa yung ano concreteness natin dito, no. So, ito kasi mga nag-research din ako sa ano. Ito kung makikita natin, may news ako na ibabahagi sa inyo. So, sabi nung isang founder ng Axie Infinity, no, na kilalang kilala yan ng lahat, na si Mr. Jihos, na sinabi niya dito, base to sa ano, ayan ha, P2E News, ayan yung source natin. P2E News or Play to Earn News Official, shoutout sa inyo. Ayan. Do I think there's an emergency over supply overflow of SLP right now? No. Okay, para sa kanya 'yon ha, para sa kanya 'yon. But I do think it's something to watch and I find it helpful to share our thinking around this topic. Syempre, sila anong na-analyze din natin 'yan as an ba tawag dito as a yung bumubuo ng game. Sila yung founder, sila yung mga developers. Kumbaga, kung sila din magpapanik na sasabihin na nila sa tao, di ba? Kumbaga, parang psychology yan eh. Ayan guys, medyo nagigets ko na rin yung statement na ayaw nilang pakabahin yung tao. Siyempre, di ba ikaw may business ka, tas alam mo na nga bad news, tas i-open mo pa for public. Di ba parang mas madadagdagan yung negativity ng mga traders and investors, players, sa sentiment nila doon sa game and at the same time sa SLP. Pero ang sabi niya dito sa pangalawang statement, long term, binagit niya yung statement na long term or yung word na long term, introducing new features, eto na yung nandaan nila, that increase our growth trajectory is the easiest way of ensuring the supply and demand of SLP in supply and demand side of the in-game economy are balanced. Some might think this is a danger to the system. We are reliant on growth. Ayan, medyo, actually ngayon ko lang to nabasa pero nagigets ko yung logic, nagigets ko yung gusto nyong iparating kasi ito pang another news guys. We cannot deny the fact that Axie Infinity is
still growing and dinodominate niya yung NFT side. Diba? As I have said, sasabihin ko yung negative and positive. Ito naman yung positive na nakikita ko. Tulad ng sabi niya, and napansin ko din, na-focus nila sa growth, sa ano talaga, sa pagpapaunlad, pagpapalaki, and alam naman natin, Axie Infinity, tagal niyan yun eh. Saka nga, isa siya sa mga pinakasikat. Actually, number one nga siya sa play to earn and NFT world, no? And eto, ang nakuha kong insights dito na gusto kong ibahagi sa inyo, kung kayo naniniwala kayo sa mga developers and founders is still, di ba, worth it pa rin naman to invest sa Axie Infinity. So, yun yung masasabi natin and worth it pa rin naman sa SLP. Kung naniniwala kayo, I mean, base sa pagkaka-research nyo, ginawa nyo na yung due diligence nyo, in-evaluate nyo na yung risk, reward na maaari nyo makuha dito sa game, di ba? Pero, I mean, kung naniniwala talaga kayo sa mga adikain nila, ayan, katulad nito, nag-announce ng news, di ba, na kung saan talagang inaharap naman nila yung mga allegations, issues na kinakaharap ng Axie Infinity environment, no? And makikita natin na base dun sa balita ng October 1, na patuloy pa rin silang lumalago at ano, tumaas yung revenue nila ng 40%. So, imagine niyo yon. Kaya nga, na-realize ko, ang focus nila talaga sa growth, sa pagpapalago noong mismong Axie Infinity. Kaya naman, on the other hand, good news din naman to, ano. So, ayan. Base to sa play to earn news. So, kung makikita naman natin dito, actually, it's good, no, etong pahayag na to. So, syempre, psychology nga lang yun. As I have said, may bad news nang nangyayari sa environment ng company mo. Hindi mo na para ipagduldulan yun or ipagsabi, i-announce sa mga tao. Kasi may ibang nagbabalita na nun. And sila, ang gusto nila kasi, yung comfort, iko-comfort nila yung tao. Or is, ang talagang ano dyan, ang tamang word, assurance. Yun. Di ba? Para lang sa gayon, pag may assurance yung mga tao na mag-invest, okay, edi panatag, di ba? Mas marami mag-iinvest. So, parang ganun lang yan. Nakuha naman natin yung point of view niya dun. So, dito, kung i-analyze naman natin, sa numbers naman tayo. Actually, if I'm not mistaken, guys, pakicorrect na lang ako dyan. Ang pagkaka-research ko kasi, ang circulating supply ng SLP ngayon ay, ayan, nasa 2 billion. Pero actually, parang napapansin ko din na dati pa to 2 billion, ano, paki-comment na lang din dyan kaya sa baba para added learnings para sa mga kababayan natin dyan na investor and Axie Infinity players. At may nagtatanong din, ito bang circulating supply nito regarding of this number, no? Na nababawasan ba agad daw kapag may nag-sell or may nag-cash out? Di ba? Para sa akin kasi guys, nababawasan naman kaso hindi natin masyado ramdam yun eh. Bakit kamo? Araw-araw may nagka-cash out. Araw-araw may nagtitrade. Araw-araw may nagbabuying and selling and all that stuff, di ba? And ayun talaga yung purpose talaga ng SLP. Kaya nga marami din nalilito. Eh di ba, ano yan, reward system? Eh bakit ginagamit nila na ano, pang trade? Eh hindi naman dapat pang trade. Pero yung may hawak kasi nun or yung may decision nun ay yung mga developers din. Inopen nila yung for public to increase the market capitalization at the same time. Pero, as I have said, ganun yung nangyari. Okay naman sa simula, tumaas nga from 6 to 20 pesos and then naging 20 pesos to 2 pesos yung pinaka-down niya ngayon. Pero ngayon, as of now, yung price niya naman ay nasa 3.70 something. Ano. So, ayan nga, nakikita natin yung maximum supply talaga. Kung sa usapang supply and demand, wala tayong makikita kasi nga intended to for the game. Kaso, ano eh, naging, para sa akin, naging ano eh, medyo may irregularities or hindi swak. Kasi kung ako magde-design ako ng game, kung ako lang naman ah, magagawa ako ng game, pero ang pambabayad ko doon or yung reward system ay crypto din. Kumbaga, design lang yun for game talaga. So, depende naman yun talaga sa mga founders niyan and developers. Kaya, ayan, makikita naman natin na maximum supply is wala talaga. Kahit mag-research kayo
SLP maximum supply or SLP technical analysis, SLP fundamental analysis. Ayan, wala kayong masyado makikitang details, lalong-lalo na sa maximum supply. So, I advise, I highly, highly suggest and recommend na mag-research din kayo, do your own research. Search nyo lang Axie Infinity fundamentals, Axie Infinity updates and changes, improvements, or mga about developers para lang sa gayon, makadagdag yun ng knowledge para sa ating lahat. So, another thing guys, eto na nga. Eto, may isa pa ako yung babahaging learning sa inyo para sa lahat, para sa mga beginners actually, na ano ba ang importansya sa pagtitingin netong the value of a cryptocurrency? No? Kasi ito talagang ginagamit, kumbaga sa stock market, ito yung stock valuation eh. Dito naman sa cryptocurrency ay, yun nga rin, crypto valuation. At nakakatulong yun mostly sa mga investors. Kasi ang value, ang tinitignan ng mga investors, hindi yung price, kundi yung value na makukuha nila in the future or mararating nung coin na yon in the future. So sana hindi lang tayo masyadong, alam niyo yon, medyo hindi tayo, sana hindi tayo tamadbag-aral. Ayun lang po yon. And sa trading, ang tinitignan ng mga traders ay yung price. Ano na ba siya ngayon? Magbe-breakout na ba? Ganito, ganyan? Magbe-breakdown na ba? Technical analysis and all that stuff? Diba? Ayun yung kaibahan ng trader sa ka-investor. Kung investor ka, long term. At kung investor ka, may sasuggest ako sa'yo na tignan mo lang yung mga strong fundamentals na coin. Para nang sa gayon, pagka kasi itong SLP ang ininvestan mo or trinade mo, we cannot deny the fact that this has higher risk than the other altcoins or than BTC, di ba? Kasi up nga ang Bitcoin, itong SLP. Kung ite-trade mo, parang ano eh, ang mga nagte-trade lang nito yung mga superhero, yung mga high risk high reward trader. And hindi po para sa lahat itong SLP. So ayun lang yung point noon. Alamin mo yung value ng cryptocurrency na yon. Unang-una diyan, guys, ay yung, 'di ba? Ayun nga, supply and demand, cost of production, availability on exchanges, competition, governance and regulations. Pero kung may i-adapt tayo dito sa SLP, kung ano-ano 'yon, no? Siguro yung pinakamahalaga lang muna dito na itakin natin yung governance and supply and demand. So sa supply and demand, alam niyo na 'yun, wala nang tayong pag-uusapan. Sa governance, I think may interpretation on this. Yung pamamalakad talaga or yung pag-handle ng mga developers, yung pag-handle nilang lang game, pag-handle nila ng criticisms, bashing, allegations, issues and all that stuff na binabato sa kanila, paano nila, alam niyo yun, paano nila i-manage yun ng maayos. So, kumbaga, dun pa lang sa dalawang yun, supply and demand and governance, kumbaga medyo mababa na yung ratings nila or medyo, alam niyo yun, pabagsak na, medyo negative, paano pa kaya sa ibang-ibang tinitignan na value ng isang crypto. So, sana nag-gets natin yun, guys, ha? Ayan nga. So, cryptocurrency supply and demand. And alam naman natin kung babalik tayo, ang taas talaga ngayon ng supply ng SLP and unlimited po yan. So, conclusion na lang guys. 11:11 na in the morning. Ano? Conclusion. Okay pa ba i-trade itong SLP? Para sa akin guys, ha, kung beginner ka at gusto mong i-trade, ayan ang makikita natin, medyo nagkakalaman, medyo nagba-bounce, pero tulad ng sabi ko, kahit bumaba pa yan, tataas yan saglit, tapos maaring bumaba ulit. Pero kung tataas siyang ganyan, mas okay nga, kasi nga ibig sabihin may willingness na ulit yung mga buyers. Pero ang bias ko talaga dito, talaga ang sentiment ko as a trader ay magda-downtrend pa siya dito, kasi makikita nyo naman na malakas din ang selling pressure. So conclusion, dapat bang i-trade itong SLP or good ba? Worth it bang i-trade? Para sa akin, kung beginner ka lang, mas okay na maghanap ka ng ibang opportunity sa market, kasi madami naman eh. Bakit mo ipagpipilitan or yung isa-setup
bakit may pagpipilitan na i-set up yung isang bagay katulad nitong SLP kung hindi naman talaga pasok sa trading strategy mo or kung hindi pasok sa trading profile mo, hindi pasok sa knowledge mo, ibig sabihin kulang ka pa. Kasi itong, as I have said, mga sumasalo neto, mga aggressive. Kasi pababa na nga, di ba? Pababa pa rin naman, pero dito nag-stop nga lang. Pero on the overall macro trend ay we cannot deny the fact that nakikitaan pa natin kahit ngayon, no, ng pagbaba. Kaya nga, ang ibig sabihin lang nun, risky. Pagka, alam nyo yun, medyo conservative trader ka na swing, hindi ka agad-agad basta papasok dito. Kaya ang sinasabi ko, kung beginner ka lang, mas okay na i-trade mo yung mga other altcoins and yung mga strong fundamentals na coin, and walang masama dun. Kasi since beginner ka pa lang, ang goal mo muna dyan una is madaming learnings pero konting kita. So what do I mean? Pagka beginner pa lang, ang habol talaga natin dyan ay hindi mo na kumita kundi wag matalo yung capital natin. So nag-gets nyo yun, guys? So pangalawa, kung good to trade ba talaga ito? Para sa akin, yung mga dapat mag-trade nito, siguro yung mga konting beginners pwede kung talagang pinag-aaralan. Pero ayaw ko lang kasi talaga kayong malugi. Kaya sinasabi ko na ngayon pa lang na marami din nagsasabi sa comment na risky din talaga. Kasi nga, pababa eh. No? At tas pababa na, tas bibili ka pa. So, di ba parang nag-counter trend ka pa, di ba? Pero, ang mga karamihan na nagtitrade kasi nito, karamihan na ako doon, yung parang may alam na sa technical analysis, okay, medyo gamay na nila yung setup nila, may proper execution, trading plan, risk-reward ratio, ganito, ganyan, and all that stuff. Kasi, yung simpleng trade nga lang, ang hirap na eh. Pero pagka ganito pang SLP ang titrade mo, di ba, parang dumodoble yung effort and yung risk at the same time, high risk, high reward. Kaya naman, good to trade ito kung alam mo talaga yung setups mo, kung saan ka bibili, saan ka papasok, kailan ka bibili, saan ka magbibenta, parang ganun, di ba? Kailangan alam mo yung nangyayari sa paligid nito. Pero kung trade beginner ka lang na trader at nakita mo kumita yung kaibigan mo ng 10,000 dito sa SLP, kasi nga, halimbawa nakasabay siya dito, tas ikaw gusto mo na rin, tas napabili ka dito sa taas, kasi nga, yes, pataas na to, kumita yung kaibigan ko, anong nangyari sa'yo ngayon? Ayun yung iniiwasan natin mangyari, kaya binibidyo natin to. Diba? Sana nagigets natin yun, guys. Kaya naman, good to trade to kung may proper trading setup ka talaga. Ayun yung masasabi natin. Pero, wag mo pa rin alisin yung risk. Na wag mo pa rin alisin yung pag-iisip na kailangan ilagay ko lang dito yung pera na kaya kong mawala sa akin. Kasi, risky pa din naman talaga. And, yun nga, high risk, high reward. And when it comes naman to investing dito sa SLP, para sa akin, kung mag-hold kayo na matagalan dito, sigurado nyo muna, paki naman, no, yung alam ko may race talaga dito sa trading, pero hindi sunggap ng sunggap. May nagsasabi kasi dyan, sir, ganun talaga, may race talaga dito. Eh, alam ko naman yun, pero ang sinasabi natin na race is yung sinasabi nga ni Sir Marvin Germo at Chinky Tan is yung calculated risk. Ibig sabihin, nagre-risk ka pa din pero sa reasonableng risk naman, hindi ba? Hindi yung itataya mo yung buong emergency fund mo, yung savings mo. Tapos, wala, hindi ka nag-aral. What do you mean by calculated risk? Is yung combination yan ng port allocation mo, ng perang ilalagay mo doon, at yung pag-aaral mo. Ayun. Ayun yung calculated risk na tinatawag. Yung alam mo lang talaga kung hanggang saan ka lang. Di ba? So, ayun yun. Kaya, kailangan natin bantayan yung supply and demand talaga na itong SLP and at the same time, yung sentiment ng mga traders. And ngayon, ano masasabi yung sentiment natin dyan? Ang sentiment ngayon, medyo maano ko talaga to eh. Ma-interpret ko as humina na naman yung momentum. Okay, sana kung bumaba siya. Sige, bumaba ka na. Pero, sana hanggang dito ka na lang sa gitna, sa 0.77. Ay, nakikita nyo ha. Sa gilid po, 0.077 US dollars, approximately 3 pesos. So, kasige, bumaba ka na, kahit huwag ka na muna tumaas, pero sana sa kalahati na lang. Kaso, ang kaso nga, kaya natin nasabi na humina yung momentum. Diba? Kasi nga, bumaba eh.
bumaba dito, ay eto yung range na to, ayan o. Oh. Ayan, dyan siya maglalaro. Ayun yung totoong range. So, nag-guess nyo yun guys, nare-realize natin. So, when it comes naman to investing in the Axie Infinity game itself, kasi natakin lang natin itong SLP, no? Okay pa ba mag-invest sa Axie Infinity? For a very personal opinion, para sa akin talaga, nakikita ko dyan na okay na pa naman mag-invest sa Axie Infinity unless na magagawan talaga ng paraan ng mga developers yan. And he said also that focus nila yung pag-growth or yung growth ng company, growth ng Axie Infinity, pinaprioritize nila yun as they have said, diba? Kaya naman, base talaga yun sa values and vision nyo as an investor kung dapat talaga kayo mag-research. Ayun yung masasabi ko guys, no? Na kapag ka nakita nyo okay ang investment na ito, okay sa paniniwala ko guys, okay ang Axie Infinity, naka-establish niya yung pangalan niya, strong fundamentals, maayos niya ang mga issues at established na siya in the next 5 to 10 years, andyan pa rin siya matatag at buo. And then go to invest. Go for investing. Diba? Sa Axie Infinity, go. Kung pinag-aralan mo yung game, itong crypto din at the same time, kung naniniwala ka sa mga developers, and then, walang masamang mag-invest. At as long as alam mo yung risk and pinag-aralan mo. So, ayun lang naman talaga yun eh. Diba? Sa haba ng video na pinanood nyo ngayon, ang point lang nun, as an investor, kung ano ba talaga yung beliefs and values nyo. Kung talaga bang madali kayong maniniwala or magre-research kayo na matagalan para nang sa gayon yung perang pinaghirapan nyo ay hindi basta-basta malugi or mawala. Kasi ganyan nyo ko talaga binabalyo yung effort nyo sa pera. Diba? Parang ganun lang yun. So, ang pinaka-best advice ko na nakapag-aral na kayo, alam nyo na risk, pangatlo kong advice is para sa atin talaga, marami din nag-aantay ng updates talaga. Nag-aabang dyan sa comments, nakikita ko na, oh nga sir, nag-aantay pa ako ng updates bago ko ano. Kasi ang kaganda nun, para sa akin, naantayin nyo muna yung updates. Kasi kapag kami updates na, ibig sabihin, maunti-unti nang maaayos yung game, unti-unti nang na-establish, unti-unti nang naaayos. At kapag ka ganun, more investors will come, more traders will come, mababago na yung sentiment ng mga traders from negative to positive, edi magiging yun nga, stabilize na yung SLP kung nagkataon. So sana ganun ang mangyari, di ba? Ayun lang, guys, maraming salamat sa panonood at sa kung hanggang dito pa rin, nasa part ng video na ito nanonood, na-appreciate ko dahil, ibig sabihin nun, tinutukan nyo talaga, pinag-investan nyo ng time itong video na ito at maraming salamat sa panonood. Lastly na lang guys, may request ako. Gusto kong malaman naman yung insights nyo para alam natin yung bull market sentiment, whether it is negative or positive comments sa SLP guys ha. Kung anong tingin nyo, pataas ba siya? Ano bang pagkaka-research nyo? Pababa ba? May chance bang bumaba? Ay, tumaas ulit ng 20 pesos? At lastly, ano bang solusyon na pwedeng gawin ng mga developers and nating mga traders para hindi na bumabato sa 2 pesos ulit? Kasi makikita natin na pababa na naman siya ng 2 pesos at marami talaga maapektuhan all of the Axie Infinity players, investors, traders, retail traders at talagang marami maapektuhan. Kaya naman ginagawa natin ang video na ito para maging aware yung mga tao sa galaw ng SLP, no, kung ano yung aasahan nila dun sa reward system ng game. So maraming salamat sa panonood. Give this a thumbs up at paki-subscribe na ang ating YouTube channel dahil araw-araw po akong may update and news, relevant information and data dito sa SLP. So lagi nating i-analyze to araw-araw. Kaya mag-subscribe na kayo at i-like nyo itong video na ito. Maraming salamat and God bless us all guys. Lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do. Maraming salamat po and God bless.